For today's video guys is just an update about yung yung fractured legs ko. Guys, it's been almost 2 months ata since na fractured yung fractured ako, tapos naoperahan ako. Almost 2 months na rin ang pangyayari, at saka nag-a-update ako kung ang status ko ngayon, o kung kumusta na yung paako. Ayan. For today's video guys, ipapakita ko rin sa inyo, i-share ko rin sa inyo kung yung ginagawa ko araw-araw for the mga exercises na ginagawa ko para maging babalik yung strength ng aking isang paa. 'Di ba, nung unang mga video ko, yung isa kong paa is naka-cast siya. Yung balot, naka-plaster. Ayan. At ngayon, August 30, check up ko. Tapos noon, check up ko noon. At saka, thanks God na rin na nakuha na rin yung yung cast ng isang paa ko, kasi mahirap din yun. At saka, nakakairita din yun kung nakakairita sa paa. Kasi if makati yung paa mo, hindi mo makamot yung paa mo. Ayan, thanks God talaga na nakuha na siya. So, August 30, nakuha na siya. And then, noong September 2, appointment ako ng cryotherapy. Ayun, yung therapy ko, isang araw nag-therapy ako, tapos noon, sinabihan ako at saka sinabihan ako kung anong gagawin ko araw-araw para babalik sa babalik yung strength ng paa ko, at saka para na rin akong makakalakad dahan-dahan. Ayan guys, just keep on watching. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko araw-araw. At saka, paano ako maglakad ngayon, ipapakita ko rin, ipapasilip ko rin sa inyo kung ano na improvement sa akin ngayon. Ayan, sa mga lahat ng mga naging concern sa akin dati, thank you so much sa inyong lahat. At saka ngayon, nandito pa rin kayo sa akin, nakasuporta. Thank you so much. Guys, keep on watching. Ayan guys, ayan, nakatayo ako ngayon. Tapos ito na po yung yung isang paa ko. Ayan, wala na po siyang cast. Ito po yung yung tuhod ko, as in talaga siya mataas. From dito hanggang dito talaga yung tahi niya. Ayan. Pa rin to siya, namamaga pa rin to siya, At guys, hindi ko pa pwede siyang hindi ko pa po siya pwedeng i-bend. Ayan, hindi ko pa kayang i-bend. So, tignan nyo. Hindi ko pa siya kayang i-bend. So, ngayon, naglalakad ako without crutches or without walking frame. Ayan, walking frame. Wala na akong walking frame. Naglalakad na lang ako mag-isa. Pero, ganito ako maglakad, guys. Ganyan. Kasi, ganyan. Yung papilay-pilay pa. Yung papilay-pilay pa guys, kasi hindi ko pa siya pwedeng i-bend, kaya kung maglakad ako, ganyan lang. Ay, ganyan, tapos isa. Ganyan, tapos ganyan. Kaya, okay na rin guys, at least may medyo improvement naman tayo. Inshallah, maging okay na rin. Inshallah.
Ayun guys, ngayon ipapakita ko rin sa inyo yung araw-araw na ginagawa ko. Hindi lang once a day, kundi pag may time din ako. Pero ang sabi ng therapist ko, gayet na gawin ko umaga at saka sa gabi ito. Hindi, simple na ano lang siya, simple exercise lang siya kasi ano man, hindi ko pa siya pwedeng event. So ganito pa yung tinuro niya sa akin na exercise, yung pang ano lang siya, pang pa-strong, pang balik strength na sa kumpaa kasi ito nga, isang buwan din to plus na isang buwan din to na hindi nagagamit, ayan, nakakast lang siya, so nagpa-lakad-lakad ako with isang paa at saka sa tulong ng mga crutches, ayan, crutches sa ka-walking frame. So ito yung ginagawa ko guys, na dito lang mga ang exercises lang isa dito lang sa bed, nakahiga lang, ito yung ginagawa ko. First guys, yung tinuro sa akin ito i-ano ko dito ha, pakita ko sa inyo yung fractured knee ko, yung neck na nandun ang fracture ng tuhod ko, ayan, pwede lang ako makahiga guys, makita mo dito, diba? Ganun lang siya guys, just parang dito ko, dito lang, tapos, just count to 1 to 10. Yung mag-strong ka rin, yung parang mag-strong dito, strong mo lang, i-stretch mo lang kung ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun. Release. Relax lang siya. 10 times. Ayan. Yun yung first na always kong ginagawa. And then, next is only lang. Ano lang siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then another 10 na naman until to 50. Yun ang 10 counts pero. Ayan, yun ang second. And then, the third one is just only 10 counts. Ganun. Then, maka-straight to siya ha. Hindi pwede ganito even. Maka-straight lang siya. 10 counts pa rin. And sinasabay ko yung isang paa ko para ma-feel ko rin yung ano yung nandito, para ma-feel ko rin dito. Ayan. Next is yung ipataas ko tong paa up. Pero hindi ko siya kaya at saka baka dahil sa hindi ko kaya na ano, saka baka mabagsak lang siya ng ano, quick bagsak. Ayan, iwan ko kung ano yung sa Tagalog. Ayan, meron akong ganito, lagay dito. Ayan. Kadalasan, ginawa ko ito, makahiga ako. Pero ganito lang muna, just to show you kung paano. Just to show you guys kung paano, ha? Ano yung ginagawa ko. Ayan. Hindi ako meron dito. Dapat ko rin ano tong paa ko na siya talaga yung magpataas. Suporta lang to siya guys. Ganyan. Up. Up. Down. Ganyan. Up. Down. Ayun yung paa ko. Until to 50 also. Okay. 5-10 counts. Yeah. And the next is kilid siya. Ayan, takilid lang siya. Tapos, kung patakilid siya guys, kaya ko siya ipataas.
kafe akong ganito. Hindi ko pa siya kakape. Kaya i-angat. So, pag nakapikilid, kaya ko na siyang i-angat. Ayan, itin yung tuhod ko. Ayan. Malay din siya. Kasi medyo maanaman ito. Ito, namawaka pa rin ito. Pero sabi ng therapist ko, gawin ko ito araw-araw para rin katulong na talaga yun sa akin. Para may lapas ito. Kasi ang iba talaga dito. Ito parang matay-tay lang siya. Tapos dito, hindi katulad sa isang paa ko. Ayun, yun lang guys. Yung ginagawa ko araw-araw. Yun, ginagawa ko yun araw-araw. Kadalasan ako, kadalasan ginagawa ko yun kay every morning sa pagising ko sa before ako matutulog. Tapos kung medyo ano din ako, kaya dito lang ako sa bed, ayan, ginagawa.